Salamat ka.
Salamat po. Wala naman. O, dyan muna kayo, ha? Ito naman, Tito, kung wala ako dito, ano ginagawa mo, ha? Naglalaro ka, no, ha? Hindi po. Wala kayo, eh. Wala akong makalaban. Ngayon, laban tayo! Aba, hindi ako lalaban. Susuko na. Teka, gusto ba tatay mo? Pagod pa. Tayo na, Tita. Lumapit kayo lahat, mga kaibigan. Marahil ay pagtataka ninyo ang bigla kong pagkadalo dito sa inyo. Hindi ko namatiis nang bagay na ito'y umabot sa inyong paalaman sa pamamagitan ng pasabi lamang. Kung kaya't sinikap kong makarating dito at ako na ang maghatid sa inyo ng malungkot na balita. Ang lupang ito ay naipagbili ko na sa isang mangalakal dahil sa isang mahigpit na pangailangan. Kahit kayong lahat ay mapipilitan ang humarap ng ibang masasakahan sapagkat ang nakabili ng lupang ito ay may sariling tauhan. Walang galang po sa inyo, Ginoong Montes. Paano po naman kami? Kaming mga magsasaka naghirap dito ng material na panahon at umasang hindi kami mawala ng trabaho. Hindi naramdam po. Nasabi ko na nga sa inyo na dahil sa aking mahigpit na pangailangan ay napilitan akong magbili ang sakang ito. Paalam na sa inyong lahat. Bakit po ba ako? Hindi ako makahinga. Daniel! Bakit itay? Nagsisipandid dito. Karda, tumabang karitera. Dali na sa bayan tatay. Bakit pa nga. Huwag nga. Oo, oh, lumilipas na. Nakaralakas na ako. Tayo na. Ang dati naman ito eh. Tayo. Kenya, ating gabi na. May bukas pa naman ah. Maghapon ka nang naglalabay. Magdamag ka namang namamlahan siya. Baka naman kumapano ka. Pero may maglola o. Mahinding na mahinding na. Matulog ka na rin. Hindi pa naman ako inaantok eh. Lalong masama ang pagod ako ay agad akong hihiga. At isa pa, apurahan ng labahin ito. Mabuti na yung maihatid na magkapera tayo. Sa tuwing nakikita kitang nahihirapan sa pagtulong sa akin, ay hindi ako mapalagay. Lagi ako nag-iisip ng parang kung paano kita mahahamos sa kahirapan. Hindi ka dapat mag-isip, sapagkat talagang ganyan ang buhay. Tayo mahirap, kaya't kailangan magtulungan. Sa bagay, hindi ako nawawala ng pag-asa. Anong malay natin, kabukas makalawa sa sariling pagsisikap, ay mabili natin ang lupang ito. Palalakyan natin ang bahay, bibili kita ng mga kasangkapan, kukuha kita ng mga katulong, hindi ka na maglalaba. Hindi ka na mamamlaan siya. Wala ka nang gagawin kahit na ano. Naku, itong taong ito. At lulumpuin mo pa ako. Maganda yung binabala sa ating inaarap. Ngunit, nasisihan na ako sa ngayon. Meron na pong anak, at asawang mabait at mapagmahal. Daniel! Si Ambuya tayo na. Abo! Ako nga! Tuloy ka! Daniel, madali ka. Ang itay mo, hindi makahinga. Sinusumpungan mo man. Sige na, Daniel. At tatapusin ko lamang ito. Tayo na. Daniel? Daniel! Kumusta ang tatay? Patay na. Ingat ka, anak, at baka kang masugatan, ha? Opo, itay! Daniel? Oy, ano ba ka to? Tinakali ako, nagalit pa ako sa Changi eh. O, idagdag mo na ito sa atin tapos bukas. Salamat ha. Celia? Hoy! Narito si Cardo. Pakidala mo na nga yun doon. Oo. Umbo, ano ba may tutulong ko dyan? Ay, marami. Eric, natambak nga yung gawain ko eh. Gumagawa ako ng balag. Ah, tulungan mo ako magtayo. Bakit ba pinang atres na buka ng atresya? Ay, maray pa akong ginawa eh. Eh, baka naman bukas eh. Sa tapos eh, huli ka pa rin dumating. Hindi, akong pinakamagas na bukas.
po ba yung baling ni Mario? Ang ganda-ganda, tsaka pumiputok pa? Oh, walang kwenta yun. Mas magaling ang ginawa ko sa'yo, hindi ka pong nasasaktan. Teka, mahal yun eh, wala tayong pera ngayon eh. Pag nakapera tayo, bilhin niyo po ako ngayon, no? Oo. Sige, pumasok rin sa loob. Pabilis na kayo. Don Miguel, magandang araw po naman. Tuloy kayo. Apo kayo. Daniel? Daniel? Oy. Halikot, nandito si Don Miguel. Magandang araw po. Ano ba, Daniel? Kailan mo tayo may babayad yan? Eh, medyo nataw po tayo sa kagipitan ngayon eh. Eh, baka mari po sana eh. Ako ba naman? Napakamura ng upan ninyo, hindi po makabayad. Para alam na pong piso lang isang taon. Nawalan po ako ng masasakahan eh. Opo, pumahanap nga po siya ng ibang trabaho, wala siyang makita. Ang isa pa po ay... Ah, walang kwenta sa akin ng mga bagay na yan. Alagay ba eh, kung wala kang hanap po, hindi kong babayad ng utang mo. Hindi po naman gano'n ang ibig niya sabihin. Sawa na ako sa mga pangako niyo. Basta sa loob na isang buwan at hindi kayo nakabayad, lumayas kayo. Bichang! Celia, paano kaya tayo makalilikom ng 60 pisong pambayad sa lupa? Huwag ka mag-alala. Marahil ay abuti ng 8 piso ang mga damit na binorda Hong Kong ihati sa Minang. Di, 52 piso pa ang ating hahanapin. O yan ang ginagawa ng mga baboy na yan. Kung yan ay maipagbibili, ay makatutulong sa inyo ng malaki. Ang buti ninyo, Inang. Celia, mapayag ka ba ipagbili mga baboy? Oo, kung yan ang kailangan. Siya, lumakad ka na at hanapin mo si Cardo. Siya ang makapagbabayad sa'yo ng malaki-laki. Lalakad na po muna ako at hanapin ko si Cardo. Tay! Nasama ako! Huwag na't nagmamadali ako eh. Dati sinasama niyo ako, ngayon hindi na. O, hali ka na nga eh. Oy, Daniel! Saan mo pupunta? Eh, ikaw nga pakay ko eh. Saan ba ang lakad mo? Eh, namitsyanggi ngayon ah. Mamimili kami ng baboy. Aba, mabuting pakakataon. Ilang nasa bahay ang bilhin mo? Oo, oh, nagbibiro ka naman yata eh. Hindi. Kailangan ko pagbili yun eh. Hindi ka talaga nagbibiro? Hindi. Eh, sumakay ka na. Punta natin sa bahay mo. Celia? Inang? Narito na sila, Cardo. Bibili ng baboy. Wala na ang baboy eh. Anong wala? Ano yung ibig sabihin? Nasagasaan ang truck eh. Nasagasaan ang truck? Paano nangyari? Lumabas sa daan ang hindi namin namalayan. Narinig na lamang namin ang sigaw. At na lumabas kami ay patay na. Kahiyaya sa iyo, Cardo ah. Naabala pa kita. Wala kang dapat alalahanin ng Daniel. Saka huwag kang mag-alala sa pagkawala ng baboy mo. Meron ako ipapalit doon. Siya nga? Maganda, mabilog ang katawan. Naku, matapat-matapat malaking tiyan. Saan nandun? Ayun. Malaki siguro. Eh, hindi ba may mga bake ka pa, Celia? Maliliit pa eh. Ilan ba yung bake mo? Tatlo. O, pero babayaran ko ng 10 piso bawat isa, ha? Baka mamahalan ka. Hindi. Ayun eh, alang-alang, turun ko sa inyo. Sa akin lang isa, ha? Oo. Ayan, tatlong po yan. Daniel, ibigay mo sa kanila mga bihik, ha? Salamat. Hindi kayo. Nananay ka pa ba? Madaling araw na. Pantutulog na tuloy ako sa pagbabantay sa iyo. Kailangan kong matapos ng gas. Kumain at ito ba? Di meron tayong pandagdag sa pambayad sa lupa. Oh, sinasal ka na tuloy ng ubo. Hindi naman kita matulungan. Hindi na bali. Nasipon lamang ako eh. Tama na yan, bukas naman. Matatapos na eh, kapraso na lamang. Ihahatid ko ito bukas ng magang-maga sa Ninang at na magkapera tayo. Aba, Celia,
Tila man din napaagang pag-aatid mo ng damit. Ngunit, bakit? Bakit namumukto ang mga mayroon bang nangyayaring sigalo sa inyong dalawang mag-asawa? Bah, hindi po maaaring mangyari sa amin ni Daniel. Eto nga po't binisa-binisa ko eh. Isinuot ko ang isa sa mga damit na binigay sa akin ng ninang. Kaya pula nagmumukto yan eh, sapagkat naglamay po ng dati. Ha? Naglamay? At bakit? Mangyari po eh, sinapos dito mga patahi sa akin ng ninang. At bakit sinaglamay? Hindi ko naman naapura ang mga tahiing yan. Mangyari po eh, kailangan namin mahustuhan ang pambayad sa lupa. Hindi naman kaila sa inyo, na si Daniel ay wala nang masakahan. At ang isa pa eh, ang baboy na ipagbibili namin ay napahamak pa. Ano ba ngayon ang pinakakakitaan ni Daniel? Wala nga po eh. Matitiis mo kayang mawali sa piling ng iyong asawa? Eh... Ang gusto mo sabihin ni ganito, na kung ako'y mapunta sa Maynila at ihanap siya ng trabaho. Alam mo, may malaking bahay kalakal ang kapag ng iyong niyong sa Maynila. Kaya madali niya maipapasok si Daniel. Marami na po kong utang ngayon sa inyo. Ang batang ito. Eh, magkano bang lahat ang hatid mo ngayon? 15 po. Sapat na ba ang halaga nga para pambayad sa lupa? Nakapagbili po ako ng 3 bilis. Kahit konti na lamang hahanapin ko. O hamot, ako na magpapalawal. Ibigang kita ng 20. Salamat po. Celia, papalituhin mo bukas ang asawa mo at kami mapupunta sa Maynila upang makausap ang kapatid ko. Hamot, ako ang bahala ng lahat. Salamat po. Ninang, Ninong, diyan na kayo. Celia, sandali lamang. Kala ko pa'y kailangan mo ng pera. Nakalimutan nga po sa aking kagalakan eh. Salamat po. Ninang, Dino? Adios, hija. Adios. Nakakabait na bata nito, hindi ba? Talaga naman, Tomas. Kaya tulungan mo naman si Daniel para mapas. Ayan, maggagawin ko ang lahat na magagawa ko. Konti-konti lamang, anak, at nawa kang mahirapan. Opo, Tay! Paano ka? Ano nang naman sa'yo? Siya nga naman anak, paano ka? Naku, Daniel. Bakit? Siya nga naman anak, paano ka? May trabaho ka na. Ha? Oo, totoo. Ipapasok ka sa Maynila. Siya nga? Oo, ni Kapitan Tomas, siyang ating ninong. Sa bahay kalakal daw ng kanyang kapatid. Kaya bukas, ay gigising ka ng magang-maga. At isasabay ka daw sa kanilang auto. Totoo? Oo. Talagang may ginito ang puso mag-asawang yan. Palang araw makagaganti rin tayo sa kanila. Siyang tunay. Kaya dapat tayong tumanaw ng malaking utang na loob. O, tingnan mo. 20 piso. Binayaran ang aking tahi at pinautang pa ako. Bakit? Wala. Nasamid lamang ako. Eh, bakit tumila? Kaya ganda-ganda ng balita mo. Mangyari po eh. Tuwang-tuwa ko. Tensya, taas. Makapagpahinga ka. Mahal na po ang kanisa. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Idinadalangin ko po. Nabigyan ninyo ng magandang kapalaran si Daniel na matanggap sa trabaho sa Maynila. Celia? Daniel? Maliwanag na, naghihintay niya si Kapitan Tomas. Nandiyan na po. Tatay, isura kayo ah. Oo nga, anak eh. Hindi ba yan ang ginagamit ninyo pag masigin ba tayo? Bakit? Nakisimbang ba tayo? Aba, hindi akong sisipa ngayon. Pupunta ako sa Maynila. Nasama ako, ha? Bawag na, anak. Walang kasama ang nanay mo at ang lola mo. Alam mo, ikaw lang mga lalaki dito sa bahay mo na iwan. Sasama kayo ba? Huwag na nga. Babantayin ko na lang nanay ko at lola ko. Pagsaya ka rin sa tatay. Lakad na, Daniel. Ito ang baon mo. Naghihintay na sa iyong ninong mo.
May napakiabot na natin dalawa. Nay, ang tagal-tagal naman ang tatay. Kailan po ba siya dadating? Huwag ka mainip, darating ngayon. Bakit ba hindi ko maglaro? Hindi ba sabi ng tatay ba, bantayan ko daw kayo? At saka ako lang lalaki na hindi niya eh. Ah, oo nga pala. Nay, napapagod ba kayo? Oo eh. Ngayon, napapagod pa po ba kayo? Hindi na. Nay, gabing-gabi na wala pa ang tatay. Matulog ka na. Pagdating ng tatay mo, gigisingin kita. Hindi ka kanayin. Itik na, ha? At ikaw naman, Celia, matulog na rin. Hihintayin ko na po si Daniel. At ang isa pa, hindi pa naman ako inaantok eh. Inay, ano po kaya sa palagay ninyo? Napasok po kaya sa trabaho si Daniel? Oo. Bakit siya gagabihin? Hihiyain ba naman ni Kapitan tumat ang kanyang kapatid? Marahil nga, ano po? Celia? Celia, ito si Daniel. Inang? Celia, Hilipit, marami akong pasalubong sa inyo. Marami akong balita. Kaya nga. Ito, gusto mo, oh. Teka muna, napasok ka na ba? Oo. Saan? Sa bahay kay Lakal ni Doramon. Eto, meron doon. Nakugawa na sapatos. Kirami-rami sapatos ginagawa doon. Tsaka yung bang mo? Plastic. Ano bang plastic? Eh, yun bang ginagawang baldosa? Yung ginagawang kurtina, tapete, kung ano-ano. Eh, sige po sa yan, eh. Teka muna, magkano naman sahod mo? 5 piso sa araw. 5 piso? Naku, hindi na tayo maghihila. Hindi na nga. At binigyan ako 1,000 paon ng bayad. Binili ko nga nito. Binigyan mo. Ito, inam para sa ito. Balabal mo at nawag kang malamigan eh. Naku, maganda. Marahil, mahal ito. Ngunit bakit hindi pa bigas ang binili mo? Eh, meron na tayo para bigas. Ito naman para sa iyo. Namapalitan mo na yung tutut mong bakya. Naku, anak. Hindi mo ba nalalamang masama magbigay na sa pinsipa? Baka kayo magkagalit na mag-asawa. Sige na, Celia. Bayaran mo kahit 5 pera lamang. Paano po yan? Wala po ako kahit 1 pera eh. Hindi na po bale. Pagmamahala namin ni Celia, ay hindi na kami naniniwala o natatakot sa mga pamahiing yan. Naku, sa aking pakalibang, ay nakalimutan ko tuloy ang ating anak. Sayang, natutulog na pala siya. Meron pa naman akong uling baril na puputok ah. Akin yan! Akin yan! Hindi ko bibigay siya, hindi ka umahalik. Salamat po, Tay! Siya nga pala, kumain ka na ba? Makakakain ba ako na hindi kita kasalo? Ako man, hindi pa eh. Hinihintay kita. Paghahain ko kayo, hane. Okay, ma'am. Matulog na kayo. Ako na. Tayo na ganyan. Lakad na para ka mahuli sa truck. Mag-iingat ka sana, ha? Oo. Daniel! Alis ka na ba? Oo, bakit? Mabuti, inabot kita. Sasama ko sa Maynila. Sasama ka? Oo. Bakit? Magtatrabaho ko nun. Saan? Doon sa Kwan. Doon sa ano? Doon ba sa ano? Yung sa'yo? Ah, doon ba sa papasukan ni Daniel? Tama. Eh, ba't magtatrabaho ka doon? Eh, ako lamang ang natanggap. Oh, binigyan ako ng sulat ni Kapitan Tomas para ibigay sa kapatid niya. Magkakaroon na daw ako ng trabaho. Di mabuti meron siya magkakasama? Huwag akong bahala sa kanya. Bakit ba para ka nagsasayaw? Dahil malanggap dito sa inyong bahay. Sige, lumakad na kayo. Daniel, ito muna ang bahala sa pasahe, ha? Kung kanya mo pala ako dinaanan. Pera. Thank you.
kang mamputa. Hindi ko naman, ngunit kailangan magpunga. Daniel, sige, tabaho. Papagbalita po kami pupunta para sa Bagyo. Eh, sino kaya ang papalita natin? Sinto, anak. Pero bakit bakita naman ito? Wala, sige, tabaho. Medyo. O ano? Dumating po ang anak ni Don Ramon at pinasasabi po pagkatapos ng trabaho natin ay magtipon-tipon tayo sa building number 1. So ayan, mga kasama, narinig ninyo lahat. Ibig daw tayo makuusap ng anak ni Don Ramon. Kaya tayo lahat paglabas sa building number 1, ha? Ano palagay mo, Tano? Mapait din kaya yung anak ni Don Ramon? Parahil. Tagal-tagal naman. Uy, mga kasama, magandang dalag ng panahon natin. Magsama, ipinakikilala ko sa inyo ang anak ni Don Ramon na si Miss Lilia Jacinto na mag-uupal sa atin ngayon ng ilang pangungusap. Makinig tayo lahat. Hindi ko na kayo ganong pagtatagalin, mga kasama. Tumawag ako ng meeting upang ipabatid sa inyo na ako na ang papalit sa aking ama kapag papalakad ng bahay kalakal na ito. Kung anong ginawa ninyong pagpapalagay sa aking ama ay siya rin nais kong gawin ninyo sa akin. Kalimutan ninyong ako isang babae, sapagkat nalalaman kong pangasiwaan ang bahay kalakal na ito. Sa dahilang ako'y bata pa, nang ipamulat sa akin ang aking ama ang tungkol sa mga gawain nito. Ipinagpapauna ko lang na pag-aralan ninyo huwag magkukulang sa akin, sapagkat hindi ko bibigyan uluhan ang matagal na paglilingkod ng sinuman kailanmat magkukulang kayo. Hanggang dito na lamang at makauwi na kayo. Kaya ako ginabi, nagkaroon kami ng meeting. May sakit si Don Ramon eh. Ang kanyang anak ang halili sa kanya. Pinatawag kami lahat at siya napakilala. Mabait ba naman anak ni Don Ramon? Ewan ko ba? Formal na formal at taas ang ulo ko magsalita. Malayo siya sa ugali ng kanyang ama. Mukha suplada eh. Suplada? Bakit, babae ba? Oo. Ngunit para na rin lalaki. Nakapantalon eh. Baka ang akala mo lamang ay suplada. Mayroong mga babaeng mukhang ang ganyan, ngunit mababait naman. Basta gawin mo ang trabaho mo at nang hindi ka makagalitan. Maganda ba? Oo, magandang maganda. Ngunit para sa akin, lalong maganda ka. Nainip ka ba nang hindi ako dumarating? Mangyari pa. Alam mo naman hindi ako makapalagay hanggang hindi ka dumarating eh. Tignan mo, nakatulog to rin si Pipito sa paghihintay sa'yo. Kawawa naman ang anak ko. Hindi tuloy kami nakapaglaro ah. Tama na yan, bukas na. Sige. Gabi na eh. Ay, Daniel. Natatakan mo sa sindok. Ako po? Baka hindi po ako. Bakit? Meron pa bang ibang Daniel Ocampo dito? Basta pinatatawag ka, pumunta ka doon. Marami ka pa sinasabi. Ayusip, ang higpit dito. Kakalirin yan, ano? Ano? Pinatatawag ako ni Mr. Sinto. Ano ko nagawa ang kasalanan na? Wala nga. Anong mali mo? Baka may itatanong namang sa'yo. Lahat na, baka may emotion kung ikaw matagal. Abo, pinatatawag daw ako ni Misa Sinto eh. Samahan mo nga ako. Bakit pati ako'y dadamay mo? Di ko na lamang. Yan ang mahirap sa'yo eh. Napaka-adlog yung tao eh. Hindi ka makapag-isa. Siyempre, kasama mo ko. Kadami-dami mo nang nasabi. Kung ikaw ba'y patawag, hindi ka na-enervisin. Sino? Oo, ninenervis ko. Kaya nga, ikaw ang pinapupunta ko eh. Bakit pati ako'y kasama mo? Di sige na. Ano na? Line. Magandang araw po. Nakailangan mo? Eh, pinatatawag daw po ninyo ako. Nagkita ka lumapit dito. Ikaw ba si Daniel Ocampo? Opo. Sabi ni Mr. Reyes, isa ka lang sa mga usay kung ano sa pasok dito. Opo. Hindi po naman. Kaya kita pinatawag, magpapagawa ko na isang pasok tapatos. Opo. Ano ka ba? Wala ka naman ang sagot, hindi puro opo? Opo. Hindi po. Opo, hindi po. Opo. Ano ba yan? Tatakot po ako mawalang trabaho eh. Anong pinatatakot mo? Baka makasagot po ako ng hindi niyo gusto eh.
ikaw lamang kauna-una ang nakapagpatawa sa akin dito. Sige, gawa mo lang ng sapatos. Ano pong modelo ang gusto niyo? Mas kilalang klase, ikaw na bahala. Kukuha po ako ng mapaparitan. Oo, balik ka lang agad at alis ang umaga. Lalabas ako muna ako. Hello? Oy, Lucito! Ba't kaya naman naman tumawag? Hindi ba nasortyo pa ang day natin sa opera? Oo, darling. Ngunit sa oras na yon, meron akong naipit na kompromiso sa kolehiyo eh. Kaya hindi ako makakasama sa iyo. Wala ka na bang naisip na mabuti-butin dahilan? Pangay na lamang kolehiyo yung sinasangkaran. Ha, baka akala mo wala akong makakasama. Maraming mag-aagawan upang ako'y kanilang maging kapareha. Tama na! Huwag ka nang dadating, darling. Hello? Nanya ba si Jerry? Wala. Wali na ba ni? Nandiyan ba si Ray? Umalis. Hindi mo alam kung kaya nababalik. Ano yun ang balik? Daniel? Dega rito. Ito po mga modelo na ginagawa natin ngayon. Hindi na balik. Kalimutan mo yan. Meron akong dalawang ticket para sa opera. Samahan mo ako. Ako, sasama niyo. Huwag kang tatanggi sa akin. Kanina lamang sinabi mo na natatakot ka mo malang ang trabaho. Opo. Saan po kita sama? Sa opera. Abay, hindi ko po kaya ang opera. Mataas po yun ah. Torpe, hindi ka tatanta. Makikinig ka lamang. Opo. Eh, wala po ako damit eh. Hindi ko po nadali aking barong Tagalog. Hindi maaaring barong Tagalog. Pagagawa na lang kita ng termo sa sastri ng papa. Opo. Ano po ba dito ang kalimutan mo na yan. Ilipit mo na lamang. Opo. Ilipit niyo? Igawa niyo nga po na isang magandang kasulutan kung kasama ko. Para kaya lang po. Para mamayang gabi kayo palasin niyo. Opo, ano po siya namin? Daniel? Po? Uuwi na muna ako at mag-BDX. Kaya nga kita pabalikan. Eh, aris po kayo eh. Wala po kayo babayan. Wala kang dapat alalahan. Si Mr. Sanchez na bahala kayo. Ang bahala kayo. Mr. Sanchez, kayo na bahala. Opo. Hindi na rin. Ito ang gaganda po nito, ano? Kaya po kita, magparay pag imang kita daw. Thank you.
Bago rin yan. Siya nga. Naku, anak, bakit ka nagkaganyan? Naku, inay, napakahabang kwento. Ang akala ko kung sino na nakaparok sa ating bakuran. Kumain na kayo at titingnan ko lamang si Pipito. Opo. Bakit, hindi ka pa ba kumakain? Nalalaman mo naman hindi ako kumakain hanggang wala ka eh. O, tiyan na. Hindi na maulit to, Sonia. Kung hindi ko lamang siya naging amo, ay hindi ako sasama sa kanya. Nag-aalala lamang ako mawala ng trabaho. Sino ba tinututoy mo? Si Miss Lilia Sinton, yung aming manager. Naku, sinama ako sa opera. At alam mo saan kami kumain? Saan? Sige tayo. Sa Manila Hotel. At ang sarap na nangyayin sa amin doon. Hindi kami ng sopas, may hamon, may manok. Ang dami ko nakain. At binigyan kami ng karne, ganyan kalaki. At ganyan kakapal. Kaya nga! Naku, nagagawa nga naman sa laki. Alam mo, isinama niya ako sa isang malaking tindahan sa eskorta. At sa loob lamang ng dalawang oras, naipagawanan niya ito. Binili ako ng sundero, binili ako ng sapatos, binili ako ng panlito, kurbata. At alam mo, hindi ko rin babayaran ito. Hindi maaari yan. Kahihaya naman. Mahal na mahal yan ah. Bayaran mo. Bakit ko babayaran? Extra trabaho naman yung pinagawa niya sa akin. Kasi kulang ko pa ba sa mahal siya kung saan niya ibig maroon? Basta gumawa akong sapatos, tapos. Bakit? Nagagalit ka ba? Hindi, bakit ako magagalit? Bakit ayaw mo kumain? Marahil ay hindi pa ako sanay kumain ng bisa. Lalo na kung narito ka na rin. Bayan mo, masasanay din. Bakit mo kailangan magsanay? Kailanman ay hindi ka nakakain mag-isa. Sapakat ngayon ay nakakaramdam na ako ng guto. Ginaw kampo, maaari bang pakiabot yung kanin? Tinahali ka, Daniel? Oo nga eh. Saan pa kayo nagpunta ng amo kahapon? Mamaya ako na ikukwento sa iyo. Daniel, nahuli ka na naman ha? Hindi ko gusto ang gawain mong yan ha? Baka ang akala mo eh, ngayon at nakasama ka ng ating amo kahapon ng masusunod mo na lahat ng maibigan mo. Hindi na pumaulit, Kip. Napuyat po lamang ako kagabi. Anong pakialam ko sa puyat mo? Alatigin sa loob. Tinatawag ka na naman doon. Nagagalit po ba? Huwag mo ako matanong-tanong, ha? Mukhang mabigat ang dugo sa atin ng ating kapatas, ha? Oo, huwag mo siyang intindihin. Basta ititandaan mo, tayo magkaibigan. Ako'y nakalaan tumulong sa iyo sa lahat ng sandali. Lakad na! Tuloy! Gandang araw po. Ano, Daniel? Hindi ka. Misa Sinto,
hindi na pumauulit yun. Ano na hindi na mauulit? Napapasok po ng tanghali. Eh, naiwan po ako ng bus eh. Ang akala ko pagsabi mo sa akin, siguro kaya ka tinanghali dahil napuyat ka kagabi, no? Eh, hindi po ako sanay sa puyatan eh. Alam mo, kaya kita tinatawag dahil na sa... Eh, sapatos po ang pinagagawa niyo. Hello? Hoy, Luisito! Kumusta ka? Nakita mo kagabi? Hindi ka napansin. Nangyari, meron kang ibang kasama. Kukumbilay kita mamaya, maaari ba? Hindi ako makakasama sa'yo eh. Meron akong date. Sinong kasama mo? Siya rin. Sorry na lang ha. Bye-bye. Alam mo, kaya kita tinatawag eh. Tungkol nga po sa sapatos na pinagawa ninyo, hindi po ba? Hindi. Mula ngayon, hindi ka nagagawa ng sapatos. Mrs. Sito, hindi po ako nagtawad sa inyo. Hindi ko na po ulitin yun. Maski na, basta sinabi sa'yo hindi ka nagagawa ng sapato. Opo. Eh, papanan na po ako ninyo. Saan ka pupunta? Mag-aanap-anap na po ako ng ibang trabaho. Bakit? Pinaalis pa kita? Bueno, ikaw ang bahala kung ayaw mong maging kapata. Sige, lumakad ka lang. Manap ka na ng ibang trabaho. Kapatas po? Oo, at daragdagan ko pa na 100 piso ang dating mong sahod. Naku, marami po salamat, Mrs. Sito. Akala ko po eh, sinisisante na ninyo ko eh. Makagaganti rin po ako sa inyo. Nasilalim po ako ng inyong kapangyarihan. Daniel, tandaan mo yan. Pangahawakan ko sinabi mo kung dumating ng araw na kailanganin kong ikaw ay mapasailalim ng aking kapangyarihan. Sinayaan ang aking makakilala ang kasisigan ni Daniel Ocampo. At nalalaman ko sa sarili nila at yung kanilang sinuibigitan. Sinasangkapan ko sila upang pagkakitan ang mga dating nagbibigay sa akin. Lalong-lalo na si Luis Tito kaya kinailangan kong itaas baitang-baita ng tungkulin si Daniel at binawak siyang malis na upang hindi na malakmakabila sa aking mga kasulat. Sige, malis siya na ang mata natin niya ba? Ito lang gano'y, kutsi yan eh. Pero hindi na bagay sa iyo yung damis niya. Kailangan sa iyo mga drama.
ako pala. Talaga niyo si Sergio, napakabasa gulero. Kung gusto mo, paalisin ko rin. Huwag po naman. Hanggang bukas lamang po niya, makakabati na rin kami. Maupo ka dyan. Tignan mo ang mata mo, namamaga. Meron pa naman tayong date bukas. Date? Ano po date? Aba, kung kumbidahin mo ko, ito pagdiriwang natin ang pagiging manager mo. At saka ayaw ko na yung ganyang kasuotan. Kailangan magbihis ka na at mamustura. Manager ka na rin ha. Eh, wala pa po akong damit eh. Anong ginagawa na sa stream ng papa? Di patahi ka. Opo. Eh, di antay mo na pong araw na sweldo. Oo, hindi na kailangan yun. Pagbibigyan ka sa kahero na 500 piso bilang pauna sa akin po. Salamat po. Sige ha, kung kalilimutan, meron tayong date bukas. Opo. Lumang ka na sa kahero ngayon. Ano siya po ako? Nay, nay, hindi na po ang tatay! Napakarami yung balutang dala. Mukhang nadagdagan na ng mga ating utang, ha? Dina Ocampo, dahan-dahan kayo ng pananalita. Ang inyong kaharap ngayon ay hindi na karaniwang manggagawa lamang. Ano bang kalukuhan ang pinagsasabi mo? Baka managinip ka ng ising. Kalukuhan? Panaginip? Misis? Pinalala ko sa iyo na ang iyong asawa'y walang pinangako hindi na tinutupad. At sa lalong madaling panahon. Dina Ocampo, kalimutan mo na ang lahat ang iyong pinangako. At ipinahalala sa inyo, Mrs., na nasisiya na siya sa buhay na ito. Tay, Tay! Maglaro naman tayo. Matagal na tayo hindi nakakapaglaro. O, sige, oo. Alika. O, saan pala? Hi! Si Tito, tama na yan. At pagod ang tatay mo. Ikaw naman, Daniel. Maligo ka na, kakain na tayo. Maligo? Ang banyo, nakahanda na ba? Ang aking pajama suit lang nakalabas na? Saan ang doon, mga lila? Magtigil ka na at baka ka mahipa ng hangin. Si Pito? Ang nanay niya hindi naniniwala sa akin. Ikaw naniniwala ba? Aba, opo. Miski na ano sabihin ninyo. Kung ano, makinig ka. Ang tatay mo ay sumasahod ngayon ng 500 piso sa buwan at siyang manager ng Jacinto Rabbit. Kung gano'n ay mayaman na tayo. Oo, oo. Ano? Daniel? Inalagnat ka ba? Nahihibang ka ba? Hindi, hindi ako nahihibang. Ang sinasabi ko sa iyo ay siya lamang katotohanan. Ako ngayon ang manager ng Jacinto Rabbit at sumasahod ng 500 piso sa buwan. Daniel? Naku! Daniel? Stella? Halina kalit lumalamig na ang pagkain. Stella? Alam ninyo, Inay? Malapit na kayong guminhawa. Hindi na kayo magtatrabaho. Wala kayong gagawin kung hindi mag-utos na lamang. Ilan pang alila kailangan ninyo? Huwag mo muna bibilangin ang sisiw hanggang hindi napipis ang iklog, baka mabugok. Daniel, napaanong mata mo? Nakipag-away ka ba? Kanina ko pa ibigitanong sa'yo. Nalibang lamang ako. Ano dito? Hindi, hindi ako nakipag-away. Nagsisimulin ka. Hindi sabi ako nag-iipag-away eh. Ngunit, ako ang inaway. Pinagtanggol ko lamang ang aking pagkalalaki. Mahirap naman ang naapi. Eh, ano ang pinagawayan ninyo? Wala. Dahil sa pagkakataas ko lamang ang tungkulin. Mahint lamang ang ulo ni Sergio eh. Kamag-alala, bukas, kakasundo rin kami. Anong sabi ni Miss Jacinto? Hindi ba nagalit sa inyo? Nagalit? Ngunit hindi sa akin. Pinagtawa na pa nga niya ako nang makita itong mata ko. Maalala ko pala, bukas naanayahan niya ako. At ipagdidiwang daw namin ang pakakataas ko ng tungkulin. At bigyan pa niya ako ng kwarta upang ipamili ng mga damit. Eh, mga dala kong nasa kahon, mga damit yun. Ang sabi niya eh, kailangan ko na rin magbihis ngayon. Anong pagdidiwang inyong gagawin? Kayo lamang ba dalawa? Oo. Bakit? Masama ba yun? Dito lamang naman sa atin huli sa panahon eh. Dito, pag ang isang dalaga'y lumakad, kailangan kasama ang ina, ang ama, mga kapatid. Bakit? Tumututol ka na ba sa ganyang kaugulian natin? Ako, halimbawa, pumapayag ka ba sumama ko sa lalaki nag-iisa?
Aba, iba ka naman. Nagbibiro lamang ako eh. Para sa akin, ay walang katulad ang ugali mo. At ayaw ko magbago ka pa. Hindi mababili sa aking pag-ibig si Daniel Ocampo. Kahit na wala siya ibang bibig kung hindi ang kanyang asawa at anak, ay ilang iba kung bakit siya rin ang laging panauhin ang aking alaala. Nakalaman ko ng dahilan. Nang ibig ko siya. Mangyari na mangyayari, hindi maaaring hanggang niya ako mahalin. Aan niya lang ako sa mag-ibig sa mga anak. Dan? Ano po yun? Huwag na lang akong pupuin. Tumatanda ko rin paragay sa aking sarili. Eh, huwag na. Dan, natatandaan mo ba niya ipangako niya sa akin? Ano yun? Na nakahanda kang mapasailalim ng aking kapangyarihan? Natatanda ko. Kung ganun, may nakahanda kang tinupad. Mangyari pa. Meron sana akong hibili niya sa iyo. Huwag kang humiling. Mag-utis ka. Ayaw akong mag-utis. Kung humiling ka, hindi ako susunod. Mag-utis ka, tuto pa rin ko. Totoo? Oo. Kung gano'n ay pinag-uutos ko sa'yo. Ano yun? Mahalin mo. Sa araw ay pinakahanda na ang bagong bahay sa bayan na inipatan ni Nandang. Hinina niya ako ng tulong sa pag-aayos at ako rin ang kumuha ng isisang para sa kanila. Ngayon, sila maglilipat. Tuloy po kayo, Senyorita. Celia, na ito ang bahay na tinanako ko sa inyo. Ang ganda! Oo nga, ang laki ano. Tuloy kayo. Oo po kayo. Mga anak, ang mabuti yata mag-inangit ako para maswerte ang paglipat, ano? Mabuti nga po, inang. Ba, ano ba ang inangit ang pinagsasabi ninyo? Hindi na ho bagay ang inangit sa isang bahay ng manager. Inang. Ah, ma! Bakit ito? Naku, magigat ka, masisira yan, oh. Ang ganda pa naman. Talaga upuan mo ito siya. Naku, laki ng tiyan mo. Ngayon mo po, ina. Nahuhulog yung mga bulaklak at saka yung rindos, pakusadang naman. Hindi ho, yan ho yung mga adorno dito sa loob ng bahay, katulad ng mga sinya yan. Ito, kortina. Huwag yung hawakan yan, marumi yata ang kamay mo. Mga ari ng tabating ko yan, ati pagsimba. Taya! Ha? Huh? Taya! Baka naman kung wala na hong tao rito, itabasin ito para sa'yo. Ang talaga ang bahay namin, ano, at ang ganda ng pagkakaayos. Ba, talagang magaling magpaayos ng bahay si Miss. Ambo? Ah, oo. Sino Miss ang nagpaayos nito? Hindi naman si Miss Jacinto ang nagpaayos nito eh. Ano, hindi naman ah. Pukulin ko muna yung ibang kasunta ko. Alam mo, Senya, ibig kong mag-isurpresa sa inyo ang bahay na ito. Kaya't hiningan ko ng tulong si Miss Jacinto upang siya magpaayos. Ano ba naman ang malay ko sa mga bagay na yan? Kaya ako'y lalaki. At siya rin ang kumuha kay Chayo ang ating bagong utusan. Mabuti naman, Senya. Magsaya ka. Masama ang nalulungkot. Bagong lipat pa naman tayo. Baka tayo malaki. Hindi po naman ako nalulungkot eh. Marahil ay pagod lamang po ako. Mula ngayon, ay hindi ka na mapapagod. Unti-unti ko nang matutupad ang aking mga may pangako sa'yo. Habang nagtatagal, ay lalong napapamahal sa akin si Dan. Hiniling ko sa kanya na kung kami magkasama, ay
ay huwag lamang namin pag-uusapan ang kanyang asawa't anak na kanya naman silang alunan. Nalalaman ko ang araw ng Linggo ay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa linggong ito ay pagpipilitan ko siyang makausap kahit sandali lamang upang matahimik ang puso kong labis na nagmamahal. Susunatan ko siya at ang aming mensahero ang pagdalagin. Nay, nay! Tagal-tagal naman yung tatay. Huwag kang mainip, mananaog na yun. Okay, yan ah. Ano, nakahanda na ba kayo lahat? Oo. Ano, Pepito, saan may ibig magpasyal? Ito po, mamadal ang po tayo ng sini sa Papi Mother. Pagkatapos po, papasendin kami sa auto. Oo, yun lamang pala eh. Dali-daliin naman ninyo. Alam ninyo yung siksika ng mga sini kong araw ng Linggo. Tayo na si Captain Marvel. Hindi tao. Uy, ano ba? Nandiyan ba si Mr. Campo? Oo, Daniel. Hinahanap po na yung Pakito. Ano Pakito? Yung surat po para sa inyo. Antayin mo na ako sa labas. Opo. Tago mo. Celia, akalain mo ba naman ngayon pa dumating si Doramon at ipinatatawag ako? Ano kaya dapat kong gawin? Mabuti kaya bukas na ako kumaroon. Aba, huwag. Baka kailangan ka. Lumakad ka muna. Kung gano'n, hindi na tayo magsisini. Aba, oo, makisini rin kayo. Kasama si Ambo at pagbalik ko ay susunda mo kayo. Ayoko, pag-uwi ko kayo kasama. Siya nga naman. Pabuti hihintayin ka na namin dito. Hindi ka naman yata magtatagal eh. Hindi naman marahil. Pipilitin ko makabalik ako agad. Ambo, maglaro kayo dito at pagbalik ko ay makisini tayo ha? Sige, lumakad ka na. Diyan na kayo. Hindi pala tayo tutuloy. Ano, laro tayo? Ayoko! Sina, laro tayo. Ayoko basta! Sige na nga, maglaro na tayo. Ay, hindi ganun. Sumakay ka na lang sa akin. Mamahal kong dam, nalalaman ko ang araw ng Linggo ay para sa iyong asawa at anak. Ngunit ewan ko bahanin kung bakit naisipang kong sulatan ka at ipadala sa mensahero. Para mo nang awa, darling. Ibig na ibig kitang makita at makausap kahit sandali lamang. Ipinangangako kong pauuwiin kita agad. Meron lamang akong mahalagang bagay na ibabalita sa iyo. Ang umiibig sa iyong tapat, Lilia. Bakit po yan? Bakit anak? Nga, paano pa? Ang buong madali ka, tumawag ka ng doktor. Madali ka! Oo po. Napakahina ng kaliwang baga mo siya. Ang ubo mo niya ay dapat na masutugas. Wala ito gamot sa buo. Isang kutsara at itanong oras. At kung makuha na ninyo yung panik yun, at saka ninyo patatawa. Opo, doktor. Paano na po? Adik po. Naalaman ko, anak, ang dahilan ng bigla mong pagkakasakit. Nakita ko ang sulat at isinauli ko si Ambo upang huwag kang makagalitan ni Daniel. Tumahimik ka, anak, at huwag mong dibdibin ang nangyari sa iyo. Sapagkat si Daniel naman ay hindi nagpapabaya sa inyong mag-ina.
nakikita ko ang pagtingin niya sa iyo. Ang gamot upang masigpo ang kabaliwan niya sa ibang babae ay ang higit niya siyang pupurutaan ng mabuti. Inay, hihingi ako ng tulong sa mga ninong Tomas pagkat pamangkin nila si Lila Jacinto. Ipagbibigay alam ko sa kanila nangyari. Magtatapat ako sa kanila mag-asawa. Ito namang batang ito. Bakit mo didibili niya mga bagay niya? Hindi mo ba nalalamang mahina ang katawan mo? At kung ito'y makakasakit, eh anong mangyayari sa anak mong si Pepito? Hindi ka na ba naawa sa kanya? Yan ang ako ang pinagdurugo ng aking puso. Napakahirap ng aking kalagayan. Limutin ko mang puso eh. Hindi mangyaring hindi ko siya maalala. Si Pepito'y masyadong makaama. At sa tuwin ay siya na lamang itinatanong sa akin. Talagang dahil ang buhay may asawa sa iya, hindi mo mawala ng hinalakitan at panibubo. Lalo-lalo na nga sa katulad ng pagmahal niyong Daniel. Bagamat si Inay walang kibo, ay mawawasak ang aking dibdib sa dalamhati. At mawawatay ako sa kahihiyan dahil sa madalas na hindi pag-uwi ni Daniel. Ibang-iba na po ang kanyang pag-uugali. At malaki na rin ang kanyang pinagbago. Alam mo, Celia, kaming mga lalaki may isang ungaling napakasama. Kung kailan kami pinagbabawalan, eh doon kami gagawa ng kalukuhan. Bayaan mo siya. Kaya magbabalik. At pagbalik niya, doon niya maaalala ang kanyang kasalanang ginawa at pagsisisihan. Mabuti pa po nung nabubuhay kami sa kanin at asin. Sapagkat lagi akong masaya. Kahit na kami mahirap. Ngunit, ngayon nabubuhay kami maluwag kaysa dati, ay lagi akong nagdadalamhati. At alam ba ninyo kung sino ang kanyang kinahumalingan? Sino, Celia? Ang inyong pamangkin, si Miss Lila Jacinto. Si Lilia? Opo. Minahon ka, Celia. Bukas na bukas, luluwasak sa Maynila at pakikiraman ko yung bagay na yan. Kakausapin ko ang ating kapatid. At ang kinahumalingan ng iyong anak ay may asawa. Hindi ako maaaring maniwala kayo, kuya. Maraming nanginibig kay Lilia at hindi gagawin ang pumato sa isang taong may asawa. Hindi naman kaila kayo, kuya, ng batang yan ay laking kalayaw. At hindi maaaring mabuyan ang gayon-gayon lamang. Anong malay mo? Nagpakalabis ka ng pagpapasunod sa iyong anak. Darating ang araw na pagsisisihan mo yung ginawa mo. Ngunit inuulit ko sa iyo na asawa ni Daniel ang siyang nagsumbong sa atin. Wala akong pagsisisihan, kuya. Mabibili lamang ng salapi, makakampan niya lahat ng kanyang kaibigan. Mabait si Lilia. At ang isa pa, matamis magmahal sa magulang. Alam ko yan, Ramon. Ngayon, nalalaman mong para ko rin namang anak yung batang yan. Huwag na nga si Lilia ang ating pag-usapan, kuya. Ikaw rin na hindi makatanggi sa kanya, sasalita-lita ka pa. Nung araw eh, oo. Ramon, dito natataya ang ating pangalan at karangalan sa lipunan. Kakausapin ko si kuya. Yata si Lili iibig sa isang taong niya, tama. Hindi ko mapapayagan. Hindi maaari, kuya. Hindi maaari. Ay nakikita, buwang tumakak na lagi ng nakatawa. Ang ginhala ng puso ko ay walang bawa. Wari ko bang doyatin na? Tumikili ko may lubay kat may dusa. At may luha pang iyong mga mata. Ang aking puso ay nagdurusa. Parang papanaw ang ating tina. Kailan ba hiril sa'yo aking mapapansin? Ligayang tunay pagsuyo at paglalambi. Sabihin mo sinta ang dapat kong gawin upang ako ay iyong mahalin.
sayang tunay, pagsuyo at paglalanggi. Ang dapat kong gawin upang ako ay iyong mahalin. Papa, ginagawa pa lang. Ikaw ang hinihintay ko. Ay, wala mong ako hinintay. Alas 11 pasado na. Oo, sapagkat meron tayong mahalagang bagay na pag-uusapan. Siya nga? Ano yun? Lilia, nabalitaan kong ginawa mo raw manager si Daniel Ocampo sa ating pagawaan. Baka naman hindi kaya ng lalaki niya na ating mga gawain. Ah, kayang-kaya, Papa. At saka isa pa, pagbigyan mo naman si Tomas, yan naman pala nagpasok sa kanya. Pagkatapos, ginawa mo lamang isang sapatero. Kahiya-hiya naman. Baka kung ano nang iniisip mo, Lilia. Sa sakali man, masama man. Lilia! Huwag kang magagalit. Kagagali mo lang sa sakit. Easy ka lang. Huwag mo akong dami sa biro, Lilia. Si Daniel Ocampo'y mayroong asawa. Baka hindi mo nalalaman. Nalalaman ko? Eh ano naman ang kinalaman ng kanyang asawa sa kanyang mga gawain? Ano kinalaman? At bakit? Wala bang kinalaman ng isang babae sa kanyang asawa? Meron. Kung sila'y nasa kanilang tahanan, ngunit naniniwala ako sa kasabihan, nagiging binata raw isang lalaki pag panaog ng bahay. Hindi ako nakikialam sa iyong mga kagustuhan. Ang hinahad lang ako, ang ginagawa mong kabaliwan. Bakit? Meron ba akong ginagawang kabaliwan? Oo. Ang mga pagsagot-sagot mo yan nakikita kung umiibig ka kay Daniel Ocampo. Kung sakali man ay walang may kasalanan, ang sisihin mo, Papa, ay ang Diyos sapagkat ako'y binigyan ng puso upang umiibig. Kalokohan ang sinasagot mo yan. Huwawa sa akin mong katahimikan ng isang tahanan. Hindi, Papa. Ang ginagawa ko'y hindi ko kasalanan. Kapangyarihan ang may kapalang umiiral sa atin at siya natin sinusunod. Hindi ba? Kung hindi niya ibig, hindi mawawasak ang katahimikan ng tahanan sinasabi mo. At kung magkakatotoyo sa pantaha, sa kagustuhan ng Diyos at hindi natin mga nilalang lamang. Tignan mo ang mga pagmamatay niya. Kailangan niya ng mga tinatang lumiligaw sa iyo. Bakit ang isa pang may asawa na... Pagkukulan ng iyong... Yan ang kagustuhan ng Diyos, Papa. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Ngunit ang kagustuhan ko dito ang siya nasusunod. Bukas na bukas ay palalayasin ko ang Daniel Ocampo niya. Yan ang gusto mo. Ang kagustuhan ng amo siyang masusunod. Kaya nga, ako ang amo. Sakul na magkasakit ka, ako ang pumalit sa'yo. Kaya ngayon, ako ang amo. Lilia, bakit ka ba nagkakaganyan? Ikaw ang may kasalanan, Papa, sapagkat sinunod mo lahat ang aking magustuhan. Kaya ipagpatuloy mo na ang kagandahan loob mo sa iyong kaysa-isang anak at pinagtatapat ko sa'yo. Iniibig ko si Daniel Ocampo. Lilia! Nabigla ako, Lilia. Ikaw may kasalanan. Magandang umaga po, gentlemen. Nagising na ba, senyorita mo? Ah, nakaalis na po eh. At meron pa pong iniwanan sa lahat para sa inyo. Pinakamamakasin ko pa. Maaga po sumay upang sa sulat na ipapatid sa inyo ang aking hanap. Magdamag ako hindi nakasulat at tinitin mo ako ng mga babas niya. Papa, dinait niya aking puso ng aking kapitid. Kaya nagmamakaawa ko. Kunin kagigil ako, ipagpaubaya mo ang aking kapatid. Umaasa ako ng pag-uwi ko ako ay natatawain na. Ang nagmamakaawa ko. Inya. Huwag niyo mag-alaala ka niyo. Wala lang natin katatawarin ka niyo, Papa. Sama kasi nalalaman niya ako ay may... Asawa, asana. Alam mo, kung nakakamahin niya sa kanya na hindi niya sila tuloy sa akin. Kaya, huwag niyo mag-alaala ka. Ang Papa! Kaya tanaro ko, sarap ako. Lalabas na din muna ako. Drop. Bago ka.
At yan ang dahilan kung kaya sinubo. Umaasa ko na yung sinubo ng mga naman. Pagbibigyan mo po, sinubo. Lilia, nagtatakalanat ako at ako'y dinagin sa tatlong tango. Nalalaman mo ba ang dahilan sa iyong kapitalan? Ay kanyang sinubas ni pataklak ang ating mga kalita. Hindi ko sila sinisili. Lalo na yan si Sergio na matagal nang naglilingkod sa ating pagawa at ay hindi pa nakataka kanyang tungkulin. Samantalan niya si Daniel Ocampo na bagong kuparapan. Ngayon ay manager. Hindi pantay-pantay ang pagsinugot ating mga manggagawa. Yan ang karapatan na isang may-ari, ang sundin ng kanyang maibigan. Oo, punta ng gagawin mo. Lilia, ayoko na sa kabayan ng ating salita. At ang nilalaman ng sulat mo ay hindi ko mapapayagan sa inyong lahat. Papa, ang ibig mo ba sabihin mo? Sinubot ko ang lahat ng maibigan. Ngunit kailanman ay hindi ko pagiging tulutan na lumabas ka sa utos ng Diyos. Ayaw ko magkaroon ng anak na tumatakot sa asala ng ipa. Papa, ang akala ko'y mahal mo ako. Ang akala ko'y... Alalaman mo ba ang kita? Batubunin mo hindi kita matanggihan. Matangi sa isang ito na magbubulit sa'yo sa maraming pagkakasal. Kung aking pangalaga. Pakinggan mo akong mabuti. At sa aking sasabihin, ay hindi ka na kailangan sumayo. Sa oras na lumabas ka sa pinto, nakasama mo ang lalaki niya, ay nangangatulog ang binilino siya. At ay karamihan. Ngunit kung ikaw ay may iwan, ang ibig sabihin ay sinilita ko nawawala ka. Hindi. Piliin mo sana kung sino ang larong mahalaga sa iyo. Papa! Huwag ka na sumagutan namin. Isipin mo lamang mabuti ang lato niyo. Hindi din matingin ah. Darating po. May usapang kami susunduin niya ako eh. O, ayos ka na ba? Opo. Mabuti nga ang dalawin mo ang asawa mo at nang maalaman mo naman kung anong nangyari. Siya nga po. Meron ng tatlong araw hindi siya dumarating eh. Oo, maraming trabaho niya. Paawa-awa niya. Magandang araw po sa kanila. Tuloy ka. Magandang araw naman. Nakagaya ka na ba, Celia? Aba, oo. Oo. Lalakad na ba kayo? Opo. At alam ba ninyo ang inyong paaraw noon ah? Alam na po ni Cato, sanay naman siya sa Maynila eh. Malaki po yung paggawa ng Jacinto eh. At madali pong hanapin yon. Okay, kasi nalakad na po kami lang. Sina kayo, Nay. O, mag-iingat sana kayo eh. Opo. Naroon po sa kanila. Magandang araw po. Magandang araw po naman. O, siyempre sila. Salamat po. Salamat po. Ano po bang aking may pangdiling ko sa inyo? Maray po ba makausap si Daniel? Daniel? Sino po ba ang Daniel? Daniel Ocampo po. Ay, yun po bang probinsyano? Ika-probinsya nga ho sila. Saan ho ba sila naroon ngayon? Ah, wala na ho sila rito. Eh, sino po ba naman sila? Ako po ang kanyang may bahay. Ah, kayo po ba ang asawa? Opo. Okay. Pinalaya na ho siya rito kasama ng anak ni Doramon. Baka po nagkakamali kayo. Baka po ibang Daniel Ocampo sinasabi ni Lilia. Sa ginawa mong yan, eh hindi lamang ang iyong amang nagdaramdam. Niwasak mo ang katahimikan ng aming tahanan. At inulisan mo ng ama. Ang isang batang walang malay. Diyan ka nagkakamali, Celia. Nang ibigin ko si Daniel, ang una kong inisip ay ang inyong kabibuaan. Tinaas ko siya ng tungkulin. Dinagdagan kong kanyang sahod upang kayo mahangin sa kahirapan. At kailanman hindi siya pinagbawalan umuwi ng inyong tahanan. Sapagkat ang uri ng aking pag-ibig ay hindi sakim upang siya sa rilini. Ang kaginawaan binabanggit mo yung labis kong pinasasalamatan. Ngunit, hindi mo kami mahangin sa kahirapan sa dahilan. Ang naging kapalitan yung kabutihan ay ang pag-ibig ni Daniel. At ang iyong pagsasama ay lasong unti-unti ay sa akin. Celia, patawarin mo ako.
nalalaman kong ang aking pagkakasala ang aking ginagawa. Nalalaman kong nadadama sa bigati ang tinitiis mo. Sumalit wala akong magagawa sa inyo. Sabagat si Daniel ay iniibig ko. Iniibig ko siya, Celia. Lina? 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 Bakit ka, Lina? Napano ka? Meron pa naman ako magandang balita sa iyo. Alam mo, nakatakbo na kami ang trabaho ni Tano. Kaya't ngayon, ay makaya ka na. Nilalangat ka. Mayroon ka, Celia. Sino kasama mo nga pa rito? Si Kante. Namili siya sa Victoria. Kaya't nakasabay natin. Dadami niya akong hindi. Dadaro po, Sarah. Ayun si Kante. Tuloy ka. Tala ka tumakay sa iyan? Oo. Hindi ako na sa baba. Alis na. Siya, bibira. Huwag na. Magpunta ko na kami ngayon. Uuwi ako maming gabi. Kapit ako may paniliwanag yung lahat. Ibalita ko ba sa'yo na sa Dara Tinto? Oo. Pag hindi ka rin na rin. Dara. Ano yun? Ang tagal-tagal naman po ng tatay. Huwag ka mailip, Dara Tinto na yun. Pagdating ng tatay mo, pahiram mo siya ng paus at halikan mo agad, ha? Opo, ubarang ko po siya ng sapatos. At saka po, babalik ko po sa kanya itong sinyela. Sige, abangan mo siya. Celia, nakahanduto na ako at nakahanda na ang sinolang mano. Pagdating ni Daniel, ay makakakain na kayo. Mabuti po, Inay. Baka na mo kayo darating siya? Natitiyak ko po, ipinangako niya eh. Naayos ko naman siya. Kailangan tapatin kita, Celia. May batik ang kaliwa mo baga.
At ang iyong inubuubuatak natin, diyan ang gagaling. Subalit ikaw ay mayroong pag-asa pang umaling. Kususundin mo lamang aking pahay sa iyo. Ano po yun, Doktor? Ang sakit ko po ba ay... nakahawa? Oo. Kailangan mo magbakasyon. At humiwalay na pansamantala sa iyong asawa at anak. Ang ganyang karamdaman, kailangan-ngailangan ng katahimikan at masarap na pagkain. Maaari po bang bigyan niyo siya ng resetang pampatulog? Hindi po mapagkatulog ang batang yan eh. Ang labis sa pag-inom ng gamot at papatulog ay maaaring makamatay. Kaya pakingatan mo. Okay. Paala na po. Salamat po, Doktor. Alis po. Kaya naman, Lola. Cardo, kailangan kong yung tulong. Sa lahat ng oras, Celia, nakahanda ako. Ikaw lamang makatutulong sa akin upang tuloy na kami magkahiwalay ng ganyan at malayo sa akin si Patricia. Sa paanong paraan? Magpapanggap tayo nagmamahalan. At sa ganyang paraan, mawalagi na siya sa piling ni Lilia at mapagsama ang aking anak. Celia, naluloka ka na ba? Nalalaman mo bang yung ginagawa? Bakit ba kailangan magpakasakit yun ng ganyan? Ayon naman ay parang magkakapatid. Bakit hindi may pagtatap ng buong katotohanan sa iyong asawa na ikaw ay mayroong sakit? Hindi maaari, Sarge. Kung hindi kita tinuturing na parang kapatid, ay hindi kita hihingin ng tulong. Alang-alang kayo dito, ay tulungan ninyo ako. Ibig ba ninyong mahawa sa aking karamdaman ng aking anak? Ikaw ay gagaling, Kayla. Kung susindin mo ang payo ng doktor, bagong-bago pa lamang naman ang sakit mo eh. Susundin ko po ang doktor. Magpapagaling ako. Kung tutulungan ninyo ako sa aking kahilingan. Ibig kong malayo muna sa matama. At kung ako'y magaling na, at saka na kami magkita-kita, tutulungan mo ba ako, Cardo? Kung yan talaga ang ibig mo at itinanangako mo kapagaling ka, tutulungan ako sa iyo. Salamat. Ngayon din ay susulat at kaya dahil hintayin mo at ipadala mo lamang agad. Oo. Pumarito ka lamang sa lalang madaling panahon pagkat mahalagang bagay ang kailangan ko sa iyo. Tinitila ko sa iyo, Daniel, na sa ikasisya at ikaliligaya ng bawat isa sa akin. Celia. E ano pa siya mo ngayon? Pumaroon ka. Ipaliwanag mo sa kanya kung bakit hindi ka nakauwi nung gabing pinangako mo. Kung gano'n ay uwi na ako ngayon. Oo. Honey, bumalik ka lang agad, ha? Oo. Baka hindi naman dumating si Daniel ngayon, ha? Sa sulat na pinadala ko, hindi ba hindi siya darating? Nan, nan! Hindi niyo po, tata, huwag po kayo na yan. Gugulating ko po siya, ha? Oo. Cardo, inaasahan ko yung tulong. Huwag ka mag-alala. Hindi kita babayaan. Narito ka pala. Oo. Para sila. Mabuti. Alam mo, talagang pinapalito ko si Cardo upang marinig niya ang ating pag-uusapan. Ibig kita makausap ng sarihinan. Celia, pupunta na muna ako sa labas, ha? Kung sakaling kailangan mo ako, saka mo lang kutuwagan. Oo. Si Tito, doon ka muna sa lola mo, ha? Tay, huwag po kayo, ano, so? Maglalago tayo. Oo. Celia, di naramdam ko ang nangyari. Ibig ko'y paliwanag sa'yo kung bakit hindi ako nakarating nung gabi pinangako ko. Nakasakit si Lilia at wala siyang makasama, kaya hindi ko siya maiwanan. Ah, wala ka lalaan. Ibig ko rin namang malaman mo na nung gabi yun, sa may pintuan nakatulog si Tito dahil sa paghihintay sa'yo. Kawawa naman anak ko. Ah, una ngayon ating pag-usapan. Simula natin kagad ang dahilan ng pagkakasulat ko sa'yo. Daniel, ibig kong magkahiwalay tayo ng mami sa'yo. Magkahiwalay? Oo. Hindi ako papayag. Iniibig mo si Lilia, hindi ba? Iniibig ko rin si Cardo. Yan ang ibig kong lutasin natin ngayon kaya kita sumulatan. Hindi, Mari. Hindi ako makapapayag. Nagdaramdam ka lamang kanya ka nakasalita na ganyan. Nakalipas na sa akin ang panahon ng pagdaramdam. Bantad na aking puso sa mga hirap na aking sibil. Kaya,
Celia, ang nangyari sa akin ay maaaring mangyari sa kahit kaninong lalaki. Ang kaibang ko lamang marahil ay ang pangyayari ako nakasalanan laban sa aking kalooban. Napasakitan kita na hindi ko kagustuhan. Wala akong ibang hangarin kundi maganda kinabukasan natin pamilya. Maganda kinabukasan ng pamilya? Anong kagandahan ang kinabukasan sinasabi mo? Kung ang tinutukon ni Daniel ay ang kaginawa ang nabibigay niya sa laki. Ang magagandang kasuotan, masasarap na pagkain, magandang tahanan. Ang lahat ng yan ay kaginawaan lamang ng katawan. Hindi na aking susunod. Paniwalaan mo ko, Celia. Wala akong hangarin sa buhay kung hindi mahango kayo sa kahirapan. At magandiyan kasi mga hirap na tinitman kung tayo nagbubuhay sa bukid. Ang panahon natin sa bukid ang pinakamaligayang sandali sa ating buhay. Sa bahay natin sa bukid ay sarili namin maginang yung pagmamahal. Ngunit sa'yo ay meron ang yay lang sa hati namin sa iyong pagkain. Sige, Jay, huwag mong kagalitan. Sa simula pa'y wala siyang hinangat kung hindi ating kaginawahan. Pakinggan mo ako mabuti, tsika mo ako matulang. Tamang yung sinabi. Talagang mapapaligaya na tayo. Sapagkat sa inyong pagsasama ay magiging malaya ang aming pagmamahal ni Carlo. Celia! Huwag kang tumutol. Kapo tayo liligay sa ganyang paraan. Hindi ako tutultol. Kung marinig ko lamang sa iyong mga labi na si Carlo makapagpapaligaya sa iyo, iniibig mo ba siya talaga? Oo. At iniibig din niya ako. Hihiling ko lamang sa iyo na ipagsama mo sa dito. Sapagkat alam mo namang kapo kami mahirap ni Carlo. Matitiis mo bang mapawalay siyang anak? Matitiis ko. Sapagkat higitan mo yung pagmamahal niya sa iyo kaysa akin. Kung ayaw niyo po sa akin, ayaw ko na din po sa inyo. Kasama niyo lang po ako sa tatay ko. Nakahanda na dami ko dito. Utang na loob, Daniel. Umalis na kayo. Itay, kukunin ko po ang dami ko. Oo. Hinahangad ko ang iyong kaligayahan. Salamat. Ipinakikiusap ko lamang sa'yo, Daniel, na huwag mo pawabayaan si Pepito. Itay, kaya na po. Nagpaalam na po ako sa lori. Paalam ka na rin sa namin mo. Umalik ka na sa kanya. Ayoko po. Nagagahal po siya. Anak ko. Hindi ako nagagalit sa'yo. Hindi ako maaaring magalit sa'yo. Lagi mo lang tatandaan na kahit tayo nagkakalayo, ay lagi kang pagdadasal ng iyong nanay. Ay, ba't mo po kami pinaalis ng tatay ko? Daniel! Daniel, utang na loob, malis na kayo! Ay, nak, dito. Hindi po umiiling ang gamot ang batang yan at ayaw magpapain. Ni tatay, kaya ayaw umiiling. Eh, paano kang gagawin niya, Celia? Ayaw ka pala uminom ng gamot. May painig sila, ayaw ka rin. Huwag mong kalilimutan, Celia. May pangako ka sa akin, ha? Dinaramdag ko, Kato. Talaga pong ayaw ka nang gumaling, Doktor. Ibig ko nang mamatay. Eh, Celia, lalakad na po muna kami, ha? Paalam na muna sa inyo, ha? Celia, alis na muna kami, ha? Oo. Jose Ocampo. Yan, marunong ka na sumulat, ano? Ngayon naman, bumasa. Basahin mo ito. This is a girl. This is a boy. This is a dog. This is a cat. Mukhang pagod na pagod ka. Hindi naman. Marunong na palang estudyante mo, ha? Oo, oo, marunong na yan. Kumusta ang anak ko? Bakit hindi ka sumasagot? Meron ka ba dinaramdam? Wala po. Naalala ko po ang nanay ko. Tsaka lola ko. Gusto ko pong dumalaw. Bakit ayaw ka na ba sa tatay mo? Gusto ko po, pero gusto ko din po makita nanay ko. Pabayan mo, anak. Dadalaw tayo sa nanay mo. Ito po? Oo. Magandang araw po, Sal. Magandang araw po naman. Nakikilala ko sa inyo aming kababayan, si Dr. Santos. Kumusta kayo? Nandito ba si Daniel? Nandito po. Tuloy kayo. Ano, Daniel? Kumusta ka?
Mabuti po, Doktor. Upo kayo. Ricardo, nasan po ang nanay ko? Nasa inyong bahay. Mabuti, maglaro ka muna at mamaya nagkukwento ako tungkol sa inyo na, ha? Opo. Sige na, lang. Mabuti ka. Salamat. Daniel, nalalaman ko ito hindi may ibig makita dito. Subalit napakamahalagang bagay ang aming ipinalito ni Doktor. Kaya... Aalis na muna ako upang kayo mapapag-usap ng sarili na. Huwag po, Mr. Cinto. Kailangan malaman ninyo ang dahilan kung bakit kami naparito. Sabi ni Doktor ay galing kina Celia. Galing kina Celia? At bakit? Hindi ka ba nakatira sa kanila? Hindi. At kung kaya ko pinamanikan si Doktor na sama dito, ay upang magpatunay siya sa akin mga sasabihin. Kami ni Celia hindi nagsasama tulad ninyong paniwala. Ibig mo ba paniwalaan kung ganyan kasinungalingan? Hindi ako nagsisinungaling. Naniwala ka sa akin, Daniel. Si Celia may sakit. Isang sakit na nakakahawa. Na ayon sa hato ni Dr. Santos, ay lubhang kailangan mapawalay sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Nang pangsamantala. At siya gumawa ng isang walang pangalawang pagpapakasakit ng upang ikaw lamang ay lumigaya. Naniniwala si Celia, siya ay mahal mo pa rin. At kung malalaman siya may sakit, ay hindi mo iwanan at lalong di ilalayo si Pepito. Kayo ang una niyang inalaala. Ayaw niyang ihawa kayo mga mahal niya sa buhay sa kanyang karamdaman. Kaya't nagmamakaawa siya nakiusap sa akin na siya aking tulungan. Magpanggap na kami nag-iibigan. At nang siya tuloyin mo ng hiwalayan. Bakit ka nagkaila sa akin? Bakit hindi ka nagsabi ng katotohanan? Sapagkat nangako sa akin ng iyong asawa na siya magpapagaling. Susundin lahat ang bilhin ng doktor kung siya akong tutulungan. At kung siya magaling na, ay saka na rin pabatid sa inyo ang katotohanan. Kumusta po siya, Doktor? Ano po ang lagay ni Celia? Pabigat ang karamdaman ni Celia. Sa dahilang ayaw na niyang gumaling. Kaya lamang matama makagaling sa kanya. Ang pagbabalik niya sa kanyang piling, ang siyang makapakiligit sa kanya sa kamatayan. Malaking-malaki ang pag-asa niyang gumaling kung kanyang iibigan. Walang tayong nakatutulong sa kanya kundi ikaw, Daniel, at kayo, Mr. Cinto. Daniel, mag-isip ka sana mabuti. Kawaan mo yung asawa. Huwag ka na magkakasilang panahon. Dapat mo sanang alamin sa lahat ng sandali, wala siyang inaalala kundi ikaw at saka si Pepito. Lalakad na kami. Mr. Cinto, papalam na kami sa inyo. Paalam na kami. Makasahan mo aking tulong. Dan, ano iniisip mong gawin? Wala. Hindi ko maalam kung ano dapat mong gawin. Ibig mo magbalik kay Celia, hindi ba? Inaamin ko sa iyo, ako'y nagdamdam. At kinaawaan ko si Celia nang malaman ko pagpapakasakit na kanyang ginawa. Celia, hindi kita maaaring iwanan. Ganyan din ang paulit-ulit na sinasabi ko sa aking sarili. Na hindi kita iiwanan kung wala rin lamang mahigpit na dahilan. Bagamat, madalas ko isipin ang bagay nila. Ano na madalas mong isipin? Iiwanan ka, Daniel. Maligaya ako sapagkat tayo nagsasama at nagmamahalan. Ngunit habang tumatagal, saka ako lang unti-unting natutuklasan na hindi pala sapat magparigahin sa tao ang pag-ibig lamang. Ang kinikita mong 200 piso sa isang buwan ay kulang pa para sa aking mga pulbos, pabango, lipstick. At napapansin ko, Daniel, na kumakapal ng aking mga palad sa pagtatrabaho. Nalalaman mo namang hindi ko sanay sa gantong karalitaan. Kaya't may mga pagkakataong ibig na kitang iwanan at magbalik na ako sa akin, Papa. Dinaramdam ko, Lilia, na ikaw ay magtiis ng hirap ng dahilan sa akin. Nakamali ako sa aking pagpapalagay na ikaw ay aking mapaliligaya sa pamagitan ng pagmamahal. Huwag mo sana ikagalit dahil ang ginawa kong pagtatapat sa iyo. Hindi naman kita iiwanan at sukat kung walang mahigpit na dahilan. Kailangan ni Celia ang iyong pagbabalik upang siya'y gumaling. Kaya't, pabayaan mo naman ako makabalik sa aking ama. Sa mga sandaling ito, hindi ko kaya magpasya. Ngunit kung sa pagbabalik mo sa iyong ama ay hindi kanya patawarin. Hindi maring hindi niya ako patawarin. Makailang beses na siya nagpasabi sa akin na iwanan lamang kita ay buong puso niya akong tatanggapin. Lumakad ka na. Utang na loob, Daniel. Umalis na kayo ni Pepito at bukas na ipakuha niyo mga dalit. Pepito? Pepito? Pa! Halika! Pepito?
Uuwi kami sa nanay mo. Kaya po. Ngayon? Tataw po? Oo, kaya liyain mo na tatay. Tatay, uwi na po tayo. Oo, anak. Lilia, tatawarin mo ko. Pinaramdam ko mga paghihirap na idulot ko sa iyo. Lumakad ka na. Parang nalawa, Daniel. Pagpapakuha mo na mga damit ni Lugo kasi wala na sa dito. Ibigin kita habang ako'y nabubuhay. Kaya ang gaya na kami na lumabalik sa bukid. Daniel! Nah!